mahal na itong business na ito. Noon hindi pa kilala. Ang ginawa ko, naghanap kami ng paraan baguhan kami dito sa Maynila. Siguro noon mga 1986, kasi walang kumakain sa amin eh. Talagang sasabihin sa inyo, meron dalawa, tatlo lang. Pero nung kami mag-ina, naghanap kami ng paraan. Pero nagsimula rin kami sa Gotong, Batangas dahil kami Tagalipa. Bulalo, bago inisip namin, naging Bangos. Kaya ngayon, naging kilala ang Bangos. Kaya ginawa namin Bangusan, Pochok Bangusan. Iba ang texture namin, kaya nga lamang, sabi ko nga sa'yo, medyo hindi namin sinasabi. Yun ang aming sinimulan, pati pagbabalot, pinag-aralan namin ng anak ko. Pagbili namin ng bangos, sinasabi ko sa kanya, anak na, tingnan mo, sasabihin mo sa binibilhan mo na huwag mag-aamay putik, mag-aamay lupa. Dahil yun ay kasisira natin. Simula pa nung kami magtinda hanggang sa ngayon, wala pa nagbabalik sa amin na panis, ganon, wala pa. Promise, wala pang nangyayari yan. Ibinibigay namin sa tao na sila'y masisiyahan. Yung kanilang ibinabayad, masisiyahan sila. Masarap sir. Kaya nga sir, binabalik-balikan namin. Kasi masarap yung dibong bangus nila, tsaka yung bulalo. Tsaka may madami pa silang ibang ulam dito. 155. Yung mga tinatoppings, isang tao lamang ang gumagawa ng panlahok. Anak ko lang, walang nakakaalam, miski isa sa amin. Umuubos kami ng mga hanggang pinakamababa ng 80 bangos every day. Kapag luto ako ng 20 putahe araw-araw. 20, hindi, basta nalampas pa kung minsan, ganun. Meron kaming bulalo, bitsong kawali, kami nawawala ng sinigang ng ulo ng salmon. Yan lagi. Ayan ang pinag-aaralan namin na huwag mawawala. Laging sinasabi ko sa manugang ko na kung gaano karami yung ginawa mo noong kahapon, hindi na ilalagay mo kinabukasan. Ganun din karami ang mga panlahok, asin, ganun lang. Sinabihan ko sila, huwag silang maano sa customer. Pag mga kaunting bagay lang, ibigay nyo kung kaya natin. At kung hindi natin kaya, sabihin nyo sa kanila ng maayos. Yun lang. Minahal namin ang customer, so minahal din kami.